Handa ka bang isakripiso ang kaligayahan mo para sa tagumpay ng ating relasyon? Pero mami, sakripisyo lahat para sa'yo, siyempre. Aww! Kinilig ka lang. Aww! Okay. Kapapsi, and welcome back to my channel. Ngayon po, ang gagawin po namin ay magkakaroon kami na Q&A or question and answer as a kapap! So, magtatanungan kami. So, bubunot kami dito sa ano ba tawag ito? Sa tab na to. Ayan, bubunot ng isang ayan, question. Tumatakos tayo niya, akala niya may pagkain. Bubunot ng isang question, babasahin, and then sasagutin. So, alternate kami. We prepared 10 questions randomly, and then sasagutan ng bawat isa. Good luck sa amin. Sana masagot namin ang maayos at tama. Patay tayo dyan. Okay, by the way guys, if you want to know our love story, kung paano kami nagsimula, ilalagay ko dyan yung description below of our video ng love story namin kung paano kami nagsimula. Share lang namin. Tapos yung karugtong niya. And then, we will make or create the continuation of that video. Actually, yung video na yun, napakatagal na. Kailan mo yun? 2012 ata. Tagal na. Kasi nagkabalikan kami nun is 2011. Yan. Yun yung gift niya sa akin naman, sabi namin. Aww! Judgment ako. Okay, let's start! Let's start! Baby tiny! Yan! First question, sino ako na? Bato-batopic? Bato-batopic. Bato-batopic, tiny. Bato-batopic, hindi ko pagkain. Okay, ready? 1, 2, 3. Bato-batopic. Bato-batopic. Oh, malalo ako, talo ka dito na? Una. First question. Ano kaya ang unang tanong? Ang init. Ang init-init. Kasi naman may pating. Ibon ko na sa'yo. Ito. Yung ano, yung bimpo. Ma'am Doris, niram ko po yung pamaypay niyo, ah. Parang hindi. Okay, kaya kami naiinitan, if you notice, kasi nga, pinatay namin electric fan dahil maingay. Wala pa kaming mic condenser para dun sa recording ng ganitong klaseng audio. Ang meron lang kami is yung ginagamit namin for making a cover. Aww. Na, first question. First question! Okay, handa ka bang? Dapat ako magtatanong sa'yo pala. Ah, sige. Sigaw sasagot. Ah, sige. Kung magtatanong. Pag nagkamali ka na sa papagdagdag kay Tiny. Okay, baby, Tiny, sige. Basahin natin. Game. Si Tiny daw po magbabasa ng question. Handa ka ba? Sa kumisyon, ang kailangan para sa tagumpay ng ating relasyon. Ulit, ayun sa naman. Ang init kasi. Ako mag-tay. Question, dali. Question okay, number question one. Number one. Paus na paus na ako. Na. Handa ka bang isakripiso ang kaligayahan mo para sa tagumpay ng ating relasyon? Sagot na yan. Nangyari na sa atin yun, di ba? Before our wedding, mahal, di ba? I already sacrifices many things. Ikaw yung tips mo yun, ha? Diba, sinakripisyo ko unang-una, studies. Right, aray, my studies. I already sacrifices my studies, my graduate school. Ano pa? Investments? Eh, ikaw nga investments ko yun. Diba? Yun. Kaya ko may sakripisyo lahat para sa'yo, syempre. Kinilig ka lang. Okay, next! Ayan, sagot ko na. Second question, ay first question for her. This is your question. Ang init! Init! Napayipayan ko sa time. Second question. Or first question for her, rather. Eto na. Magkaibigan pa rin ba kayo ng kahit sino sa mga ex mo? Ah! Wala akong kaibigan sa mga ex ko! Ha! Ikaw yun! Ikaw yun! Hindi ako! Hindi ako! Okay. Ilan ba naging ex mo? Tatlo? Tatlo lang naging ex ko eh! Sino yung mga naging ex mo? Ako na ko naging ex, si Jerome. Wow! Jerome.
Ayan, kilala ko. Pinakadala mo sa akin yan. Pangalawa? Hindi ko yung matandaan sa pangalawa. Ay, ano ba pala? Sa text lang yun dati, nung high school pa yata ako yun eh. Sino? Yung ano, pinakilala sa akin dati ate. Si ano, pangalan nun, si Rod. Kaya kayo naging katagal? Months lang yun eh, tapos text-text lang yun eh. Wala lang, jeje time. Pangatlo? Ay, naging jowa ka sa ano, karuhata, nung high school din yun. Yun. Pag kano katagal yun? Sino pinakaseryoso mo doon? Siyempre, wala! Si Jerome lang. Si Jerome lang yung naging seryoso. Eto si Jerome medyo ano yun eh. Di ba barkada kayo noon? Oo. Barkada kayo ni Jerome, di ba? Barkada? Hindi naman yung... Ngayon, hindi kami ganun kabarkada. Pero lagi kayong nakikita, di ba, pag may gathering yung mga tropa mo sa akin? Hindi na. Isang best lang noon. Hindi na talaga. Tapos anong nangyayari sa inyo? Wala. O friends kayo. Kasi nakikita pa rin kayo at nag-uusap pa rin kayo. Hindi kami nagiging ganun, nag-uusap. Hindi kami katulad mo. Machat-chat pa kayo. Nakakabwisip. Ayaw, machat-chat pa. Pakeme-keme pa. Sino yun? Huwag natin yung pangalanan. Sino pagdating yung pangalan niya dito? Okay, next! Second question for me, ang init, pawis na kami. Tignan nyo mga kapatid, mga kapapsi. Paypay naman dyan. Sakripisyo para lang hindi maging maugong ang sound na. Aww. Si Tiny, oh. Init na rin paypay siya. Paypay naman, Mahal. Okay. Ayan, initan na rin si Tiny. Pinapahuli niya yung pumaypay lang. Second question for me. Ay, ito pa naman ba? Kumabasa. Ay, si Mo. Ano ang pinaka-espesyal na naalaala ang iyong pinanghahawa? Siyempre yung kasal natin. Wow! Diba pag nag-aaway tayo, isipin ko na lang. Pag nagkakaroon tayo ng haway, isipin ko na lang. Nag-raso! Labas mo natin. Ang laki ng in-invest ko doon. Nag-loop ako doon. Tapos nag-iwalay lang tayo. Pag kasal natin. So, yun pala yun. So, nanonood ka na. Hindi. Kasal natin kasi nga, memorable siya dahil dun nabuo yung ano eh, yung simula ng ating pagmamahal. Yung journey natin bilang isa. Alam mo, siya totoo lang po kasi. Di ba, boyfriend kami dalawa. Ako lagi naghahabol sa kanya. DJ era kasi to eh. Tapos, yung proposal ko sa kanya, ay gusto niya kasi magandang proposal. Gusto ko talaga yung chef. Lahat naman ng babae gusto yun. Pero paano ako nag-propose sa'yo? Sabi niya sa akin, magpakasal na daw kami. Pag hindi daw ako magpakasal, maghiwalay na lang daw kami. Eh, syempre, ako nakapatang lolo mo. I mean, wala mo lang karuma-romantic. So, sa kanya, kung hindi mo ako pakasalan this year, or hindi tayo makakapagpakasal until 2015, wag na. Maghiwalay na lang daw kami. Alam mo kasi totoo lang, mukhang hiwalay ito eh. Sarili, yung pag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Nakilang hiwalay, puro siya nakikipaghiwalay, hindi naman ako. Gina, tayo yung sinanay mo. Okay, question. Second question for you. Ikaw na. Next. Ay, ito ka na ba, question? Bebe? Ang init ito. Ang hirap gumawa ng vlog. Sa video. Okay. Sa isang relasyon. Saglit lang, bebe. Huwag maingay. Sa isang relasyon. Saan ka makakaramdam ng pagiging masaya? Ano ibig mong sabihin sa naman? Pagbibigay o pagbabahagi o sa pagsasakripisyo? Ulitin mo ulit yung pani. Sa isang relasyon, halimbawa sa relasyon nating dalawa, saan ka makakaramdam ng pagiging masaya? Paano masasabing masaya ka sa nararamdaman mo? Kung nagbigay ka ba? O kung nagsakripisyo ka? Para sa akin? Medyo mag-get matanong. Para sa akin siguro ano? Ano yung feeling mo, yung pakiramdam mo na masaya ka? Kapag nagbigay ka ba? O nagbahagi ka? O kapag nagsakripisyo ka sa relasyon natin? Ay, ang ingay naman ni Baby Tiny. Tingin ko kasi parehas eh, pero... Isa nga lang eh. Kasi masaya kasi ako bakit? Panibiba. Sige, bakit? Kung parehas, bakit? Kasi pag nagbibigay ako kasi nakita ka tang happy ka, masaya na ako. Sige nga, magbigay ka ng happy. Happy ka. Sige nga. Paano pagbibigay? Material? Paano ba magbibigay ng sinasabi dyan? Well, nasa sa'yo. Paano masasabing masaya ka? Paano nagbigay ka? Paano nagsakripisyo ka sa relasyon natin na naging masaya ka? Ano ba yung pinagsasaya? Sabi mo nagsakripisyo ka.
O so, paano ka nagsakripisyo na naging masaya ka? Paano ko nagsakripisyo? Sa relasyon natin na naging masaya ka sa pakiramdam mo. Ang hirap naman ang tanong mo, ano ba yung pag-loading? Pag-loading ako? Ano? Tagalog yun, nahihirapan pa akong intindihin, ha? Ano? Siguro sa akin yung ano? Siguro sa akin yung pagsasakripisyo. Wow! Bakit? Anong sakripisyo nga ginawa mo sa relasyon natin na naging masaya ka? Ayun ang gusto kong malaman. Ah, alam ko na. Oh. Hindi pa tayo mag-asawa noon. Mag-boyfriend, girlfriend pa lang oh, tayo. Sige, anong sakripisyo? Yung nakipaghiwalay ka, tapos pumayag ako. Yung una, ayaw ko pumayag. Tapos, wala na akong nagawa. Kasi tinext niya lang po kasi ako na sabi niya maghiwalay na daw. So, masaya ka nang naghiwalay tayo, gano'n? Hindi, masaya ako na nagsakripisyo ako. Aww. Para sumaya ka. Kasi sabi mo sa akin, hindi ka na masaya. Wala nang spike! Hindi, yun. Ibig sabihin, yung masaya ka sa pakiramdam mo na nagsakripisyo ka. Sa relasyon natin. Nagluloading ako. O, anong sakripisyo ba ginawa mo na sa relasyon natin na naging masaya yung pakiramdam mo? Na walang regret. Ganon. Hindi ka nagsisi na nagsakripisyo ka dahil naging masaya yung relasyon natin lalo. Parang ganon pakiramdam. Masaya yung feeling mo. Hindi ako maalala. Pagbigay? Nahirapan ako i-dindin. O, kung di sakripisyo, ano yung pagbibigay? Anong pagbibigay ang ginawa mo? Ang tagal, second siguro question pa lang. Siguro sa tingin ko, ano, sa material na bagay, na naging masaya ako kasi nakita ko masaya ka. Masaya na ako dun. Sige, yun na. Okay, next question. Next question. Ako na. Ta-dan! Kaya to. Anong love song ang pinakamaglalarawan sa ating relasyon? Ano ba? Yung kanta ko sa'yo, yung I love you more than you ever know. I love you more than you ever know. Di ba kinanta ko siya sa'yo na I love you more than you. Wow! Ayun yung nararamdaman ko sa'yo. Ikaw naman. Sa akin, yung I won't give up on us. Kanta ng tabo yun eh. Sige, kanta yun. Pero may naisip ka bang kanta sa relasyon natin na magde-describe sa relasyon natin? Siguro yung bagong kanta ni Moira. Ano? Yung, ikaw at ako? Katay mo kayo man, para yan. Tanda yung chorus niya. Ikaw, ano? Para yung chorus na ano? Eh, Moira, yung sa kanta sa Hello, Love, Goodbye. Yung chorus nun. Yung buong kantang yun, feeling ko yun ang... Paano yun? Ano yung kanta niyo? Yung nagano sa relationship natin. Yung una, yung I won't give up on us. Sa dami ng pagsubok na dumating sa relasyon namin mula mag-boyfriend kami, I won't give up on us talaga. Hanggang sa mag-asawa. At ngayon, nandun ka na, di mo paliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di ba aasahin, di ka sasaktan. Wala no. Hanggang ngayon, diba? Ikaw at ako. Piling ko yan yun. Piling ko yan yun. Ikaw, yun. Ay, ikaw ang sumagot ng tanong sa akin. Oo nga, no? Galigpin eh, no? Pauso ka din eh. Sharing insights tayo. Sharing insights. Hindi ako sa tingin eh. Ang kulit-kulit talaga. Nilalaro niya kasi yung pamaypay. Okay, next question. Magbasa. Magbasa ka tayo eh. Basta ka dito. Mabasa. Ano ang ibig sabihin sa'yo ng cheating o pagtataksil? Ako sa akin mo talaga ng galit. Ako cheating na talaga. Cheating o pagtataksil. At kung nagtaksil ka sa'kin, mapapatawad ba? Nagtaksil ikaw. Ikaw dapat.
Ngayon nga, anong ibig sabihin sa'yo ng cheating? Ikaw magbasa kasi. Anong ibig sabihin sa'yo ng cheating o pagtataksil? At kung magtataksil ako, kung magtataksil ikaw sa akin, mapapatawad mo ba ako? Ikaw ang magtataksil mo, mapapatawad pa kita, gano'n. Ako muna sasagot. Oh, sige. Mas maganda itong question, dapat ako nakabulis na ito, nakakailit eh. Oh, sige. Sasagutin ko rin, sige. Kakagatin natin yung mga babae ni tati kapag if ever na magkababae sa tali, kakagatin mo yan ha. Napaka-init ko. Napaka-init sa totoo. So, sana sa akin kasi ang cheating. Cheating. Paano mo sabing cheating na? O napalingon ako sa babae, cheating na ba yun? Pwede. Pwede na sa akin yung cheating na yun. Grabe! Pag may pagnanasa na. Paano diba, mo sabing yung cheating na yun? O, halimbawa tulad nung ano, nag-ano tayo, nag-bar tayo noon. Oh. Sa Marilao. Di ba nanonood lang tayo noon? O bakit bigla ka nagalit? Parang kasi noon, alam niyo po ba, nung nag-bar kami sa Marilao, cheating ba yun? Mag-asawa na kami yung dalawa noon eh. Hindi man cheating. May nagsasayaw. Kumakanta ba yung sasayaw yun? May nagsasayaw. Kasi yung sexy-sexy ng damit. Tapos, ang dami sinasabi ng mga ano, na ang ganda, ang sexy naman nito. Diyos ko, kasama ako. Kung ano pa yung sasabi, masunto ko kaya yung mukha niya. Open lang naman po ako sa kanya, di ba? Masama po. Kasi, ba? Minsan, may mga bagay o mga salita na hindi na dapat sinasabi. Lalo na kapag hindi maganda yung sasabihin mo dun sa babae. O kung nasabi mo maganda, eh kasi sabi ko ano, parang nakakaano ba to? Parang, hindi ba ako maganda? Hindi ba ako masexy sa paningin nito? Ganun kaya yung magiging ano mo? Ang parang akin insecure lang, kaya. And just being honest. Diba? Masama ba yung maging honest? Kaso nga, yung parang mga hindi ka na mag-selos, hindi ka na kung ano ang sasabihin mo. Eh, paano kasi sasabihin mo, parang sinasabi mo kasi, yung mga time na yun, parang hindi magandang, hindi magandang kasama mo, hindi sexy yung kasama mo. Wala akong sinasabing ganun. Kasi yung pagpapumpara niya po rin yung babae, as in talagang grabe. As in nakakainis talaga. So, mas maigi pang hindi sinasabi, ganun? Mas okay na magsalita, pero okay ka kasi magpapuri sa babae na kulang na yung jawain mo yun. Nakakairita ka yan. So, diba? Cheating na yun. Oh, para sa akin cheating na 'yon. Grabe naman 'yun. Mm. Cheating ngayon. Para sa akin 'yung cheating. Eh, napapasok na din 'yung flirting. Halimbawa, ikaw makita ko, may pag-flirt ka sa ibang lalaki. Eh, para sa akin cheating. Kung sabi mo ganung humanga ka, grabe naman. Grabe 'yung ikaw. Grabe naman, nakakagigil. Nagigigil mo pa ako eh. Grabe 'yung level ng cheating mo. Oo, alam mo, selosa ako, diba? Selosa na po talaga. O, tika lang, di pa tapos ang question. Oh. At kung magtataksil ka sa akin, mapapatawad mo ba ako? Oh, sige. Sabi ko nga sa'yo, paulat-ulat ka sinasabi. Sabi doon nila, narin ko narinig sa Dear M.O.R. Wow! Hanati ko ng Dear M.O.R. Sabi daw kasi doon, sabi daw kapag ang cheating daw, hindi daw yan ano. Hindi daw yan... Hagot na si Baby Tiny. Hindi siya agree sa'yo. Hindi ba agree sa'kin, Baby Tiny? Ang cheating daw, sabi nila, hindi daw yan. Parang, hindi daw yan. Dahil sa ano, nakalambot ako sasabihin ko. Ano ba yun sasabihin ko? Ayun, cheating is not ano. Ano ba yun, mga nalambot ako sasabihin? Nakalambotan. Ayun, cheating is a choice, sabi daw. Pag nag-cheat ka daw sa isang tao, sa mahal mo, ibig sabihin, pinili mo yun, ginusto mo yun. So, wala daw dahilan na sasabihin mo dahil natukso lang ako. Kasi kung mahal mo daw yung isang tao, hindi ka daw matutukso sa iba. Pero kung hindi mo ganun kalalim ang pagmamahal mo, yun daw, makagawa ka ng kasalanan. Yeah. Tama, cheating is a choice. Tama yun. Kasi kung hindi mo, kahit sabihin mo landiin ka niya, nasa sa'yo pa rin. Decision mo pa rin yan kung magpapalandi ka or not. Pero sa akin, yung kaninang tanong yung una, yung level of cheating. Grabe, grabe yung level of cheating mo. Walang pakalaman na nasagot. Kumangalang sa ibang tao, cheating na. Walang pakalaman na nasagot. Grabe. Tapos, kung matataksi ka, mapatawag. Di ba sabi ko nga sa'yo, pag ginawa mo, ang hirap na kasing ibalik yung tiwala. Sabi nga nila, trust. Tapos, hindi lang condom ang may trust. Ha? Hindi lang. Tapos tinanong ko pa siya, ano gagawin mo dun sa ano, sa kasama kong nag-cheat? Ano gagawin mo? Lalagpasok yung mukha, papakadato ko yung timing, tapos nilayin ko sa handaan, nagawa ko makabawi man lang ako. Ganyan siya kasi ka Gina G. Ayun, nagagalit yung timing. Di ba, baby timing? Okay, next. Ako na. Fourth question. Ang init, tagal matapos.
Fourth question. Kaya mo ba ang hindi makipag-flirt o landian sa attractive na taong mag-flirt sa'yo habang wala ako? Oo naman. Siyempre naman. Siguraduhin mo lang. Di ba sabi, meron nga tayong pinagkasunduan sa simbahan, di ba? Na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Magiging loyal tayo sa isa. Tapat sa isa't isa. Walang sikreto. Lahat sasabihin. Wow! Kaya, diba, sabi? Tapos tulad ngayon nakaraan. Muntik na kami magtalo nito. Yung nagpaalam naman ako. Kasi after ng training nun, after training ng sports medicine, nagkayaan si Sir Edong, tsaka si Sir Echo, si Ma'am Cherry, yung BF niya, tsaka si Sir Mora, na mag-shot muna. Ano yun? Kasi nga, ang daming trabaho, toxic. Gawaan ng grades ngayon, tapos kung ano nung training, seminars, ang ginagawa namin. So, isang bote lang, sabi ko, inom kami. Tapos, biglang nang nagalit, nagpaalam ako, sabi ko, kailan sabi niya, sige. Tapos, di na ako nireplyan. Pero pumayag, after nung di na ako nireplyan, para nang bali. Ganong galit agad. Ano kasi ako paranoid kasi ako eh. Gusto ko yung nakikita ko siya. Kita mo, napakagwapo ko kasi. Sabang, gusto niyang kayo mahiwalay sa akin. Parang yung dikya, parang yung linta. Dikya, tuloy linta. Ang kali na face ko. Anong gamit mo? Anong gamit mo? Kaya hindi ako nagpupulbo eh. Ayaw hey, po. Next! Say ni Manu! Next, okay, question. Ano ang mas importante? Sexual chemistry or paglalaan ng oras sa akin? Parang sexual chemistry, Mahal? Huh? Pag-iniig. Ah, pagsisex? Mm-mm. Ano mas mahalaga? Oo, pagsisex natin. Oo. O paglalaan ng oras sa akin. Siyempre paglalaan ng oras. Pwede both. So, hindi ka mahilig sa ano? Hindi ka mahilig sa sexual interaction. That's quite long. Sa 1 kilo mga tripod. Pagtanong ko kasama sa buhay yun, kailangan nadidigan pa minsan-minsan. Para sa akin naman, kung sasagutin ko yung tanong, yung paglalaan ng oras. Sa paglalaan ng oras, kasi kasama na rin yung pag-ano natin, di ba? Yung sexual, ano na yan. Mas maganda pag may ano, bonding time. Mahal ko time! Sino sabi nila marami raw benefits ang mahal ko time, di ba? At saka tiny time! Next question. Ano pa? Kung nagkaroon ka ng di magandang araw o bad day, mas gusto mo ba na ako iwan ka para mapag-isa o maglaan ng oras para sa akin para gumaan ang pakiramdam mo? So kung yung kapag bad day ako, gusto ko bang huwag mo kong samahan or samahan mo ako? Mababa mo sa para sa akin, siyempre, samahan. Wah! Ano pala nga? Kaya pala? Siyempre, happy pill kita, mahal. Nakala ko ba ang happy pill mo si ano? Happy pill natin, di ba si nanay? Happy pill natin si nanay. Siyempre, ikaw lang sapat na. Wow! Makita. Nangigil ako sa paa niya. Makita lang kita, masaya na. Oh. Kaya nga, di ba, nung ano, ikaw ang yung panghapon, tapos ako pang umaga, lagi kitang may message na tawagan na umuwi ka na. Ako ngayon, ganun ako. Pareho, baligtad naman kami ngayon. Pag malapit na, antagal mo bang umuwi, Mahal? Uwi ka na. Yeah, siya naman ang text and text tawag yung tawag sa akin para umuwi na kagad. Naimisan natin. Buti natin sa timing eh. Kasi hindi kami pareho ng schedule ngayon. Dapat pareho na kami ngayong school year. Ang nangyari, from TLE, kasi ma-PS talaga siya nakarang. So from TLE, na nagturo siya 2 years na ba? No? Two years siyang TLE. After nung binigyan na siya ng load ngayon sa MAPE, which is ang schedule is umaga. Kaya ang nangyari, magkaiba naman kami. Kaya ako kasi nagpalipat ng panghapon kasi alam ko panghapon siya. Eh ngayon, ganun ba rin. So next year na lang kami mag-a-adjust ulit. Last question. Last question. Ako na yan. Tama, di ba? Oo. Last question for her. Kailan ang huling beses na napanaginipan mo ako? Tagoy, ipanaginip si Mayors. Kailan ang huling beses? Actually, kapag napapanaginipan ko siya, yung time pag nag-aaway kami. Tapos yung panaginip ko, ang weird lagi. Lagi siya may babae sa panaginip ko. Grabe, napaka-negative ng panaginip. Oo, ganyan. Parang napaka-paranoid ko. Pag nag-aaway kami, pagpapalit niya na kagad ako. Wala bang positibong panaginip? Wala, laging ganun eh. Panal-panag-aaway kami. So, kailan yung huli?
Ano yung pinakalasa, pinakamatindi nating away. Kailan ba yung pinakalasa matindi nating away? Alin? Alin yung matindi? Pinagbasag ko ba? Yung baso? Huwag sabihin, no? Ano nangyari? Hindi yata yun. Ano ba yung isa pa? Yung isa pa ang away natin. Ang dami naman away. Ayun yata ngayon yung May nga yun. Anong pinaginipan mo? Anong nangyari? May babae ka. Pinagpipin ako sa iba. Tapos? Basta iyak lang ako. Ganon. Akala ko hindi po yata yung babae. Hindi. Grabe naman, mapapatay agad. Di pwedeng, ano muna, saburot ako muna. Nalampas ako talaga yun. Grabe naman, hindi positibo yung panaginip. Ewan ko pa, pag laging gano'n, lagi ko na, kahit mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, lagi ko na papaginipan. Pero ako, kung lagi kong panaginip naman, pag napapanaginipan ko siya, may baby na kami. Aww. Kasi isa sa dream namin, na magka-baby na. We are working out. Win-work out namin. No, ngayon nagbi-visit kami ngayon sa OB niya, preparing ngayon start na ng kanyang pag-inom ng fertility pills, no? Oh, if ever na magkaroon siya ng menstruation this month. Mm-hmm. No? And hopefully sana makabuo. Pag-pray niyo kami guys, mga papsi, mga kamamsi, ipag-pray niyo kami na magkaroon na kami ng baby. Actually, mayroon silang lahi na kambal. Tapa niya may kakambal. Tsaka si ate niya may kakambal. So there is a possibility raw na magkaroon din daw siya ng kambal na anak, lalo na kung aalagaan ng OB or magkakaroon ng fertility pills, kasi nga malaki daw yung possibility na magkaroon ng kambal pag ganun. Yun. Sana talaga magkaroon ng kambal o kota ka agad. And that's it, mga mamsi, mga papsi. Basta na kami rito, and thank you for watching this video, at sana'y nag-enjoy kayo sa aming kulitan, sa aming question and answer portion about our relationship. And hope you enjoy. Kami nag-enjoy naman kami habang ginagawa namin, pero yun nga lang talaga ang init. Sakripisyo for the sake of the audio. At huwag kayong mag-alala guys, pipilitin namin makabili na. na mic na para hindi ganito, no? Sakripisyo, tiis para lang sa inyo mga kamamsi, mga kapatid. Once again, maraming salamat po. Don't forget to like, share our video, and subscribe to my channel, mga mamsi, mga kapapsi. Bye! Hi po sa mga friends ko!